hits Kevin Durant's hand pass, no matter. Kevin sent. Siya ang isa sa mga nangungunang player sa NBA ngayon na naglalaro ng small forward at kaya din niyang maglaro ng iba pang posisyon. Kaya isa siya sa pinakamahusay na scorer at shooter sa NBA. Siya ay walang iba kundi si Kevin Durant. Ngunit bago yan ay balikan muna natin ang kanyang kabataan. Kaya mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated ka pa sa trivia at kwento na kagaya nito. Let's go! Noong sanggol pa lamang si KD ay iniwan na sila ng kanyang ama at tinutulungan lamang sila ng kanyang lola na si Barbara Davis. Sa edad na 10 taong gulang ay nagpa siya si KD na maging isang basketball player. At sinuportahan nga siya ng kanyang ina habang ipinagpatuloy ang kanyang karera sa pagtatrabaho. Sa edad na 13 taong gulang ay muling pumasok ang kanyang ama sa kanyang buhay. At dito ay sinamahan siya ng kanyang ama sa kanyang bawat laro. Si KD at ang kanyang mga kapatid ay lumaki sa Prince George County, Maryland sa eastern outskirts of Washington, D.C. Sa kanyang murang edad, ang kanyang taas ay umaabot lamang sa 6 feet habang nasa middle school. Hinangad ni KD na makalaro sa kanyang paboritong team na Toronto Raptors dahil sa paborito niyang player na si Vince Carter. At naglaro siya ng Amateur Athletic Union Basketball para sa ilang team sa Maryland area. At naging kakampi niya dito ang future NBA player na sina Michael Beasley, Grievous Vasquez at Ati Lawson. Sa panahong ito ay nagsimula siyang magsuot ng number 35 bilang kanyang jersey number. Bilang parangal sa kanyang AAU coach na si Charles Craig na pinas lang sa edad na 35. Pagkatapos noon ay nag-aral si KD sa University of Texas. At doon naging prospect siya bilang pangalawang pinakamahusay na player sa kanyang klase. Naglaro siya ng isang taon para sa Texas Longhorns bago pumunta sa NBA. Noong freshman year ni KD sa Texas ay nagkaroon siya ng kamangha-manghang record. Dito nanalo siya ng marami sa mga parangal na Player of the Year kabilang ang mga prestigyosong Naismith at Wooden Awards. Pagkatapos noon ay pinili niyang tapusin ang kanyang karera sa kolehiyo pagkatapos lamang ng isang season. At pinili ng Seattle Supersonics na may pangalawang overall pick ng 2007 NBA Draft. Sa unang bahagi ng kanyang karera ay binatiko siya dahil sa kanyang slim build, defense at passing. Ngunit pagkalipas ng panahon ay nag-improve siya bilang isang playmaker. Ngunit naglaro lamang siya ng isang taon sa Sonics at pagkatapos ay lumipat sa Oklahoma City Thunder. At dito nanalo siya ng Rookie of the Year at naging pangatlong NBA rookie na may average na higit sa 20 points sa isang laro, na ang dalawa dito ay sina LeBron James at Carmelo Anthony. Sa kanyang ikalawang taon sa NBA, si KD ay tinuturing na elite NBA player, na pumapangalawa siya sa likod ni LeBron James sa MVP voting, nangunguna sa liga scoring at pinangalanan sa All-NBA team at siya ang pinakabatang player sa kasaysayan ng NBA na nanalo ng league scoring title. Noong 2009-2010 season ay napili si KD sa kanyang unang NBA All-Star Game na may average na score na 30.1 points bawat laro. Sa kanyang playoff debut ay umiscore siya ng 24 points sa pagkatalo sa Game 1 laban sa Los Angeles Lakers. Sa sumunod na taon ay pumirma siya ng 5 taong extension ng kontrata sa Thunder na nagkakahalaga ng humigit kumulang $86 milyong. At dito pinangunahan niya ang NBA sa scoring na may average na 27.7 points sa isang laro.
At dito nanalo sila ng 55 games at nakuha ang ika-apat na seed sa Western Conference. Sa kanyang final season sa Thunder ay na-diagnose si KD na may Jones fracture sa kanyang kanang paa. At dito hindi siya nakapaglaro ng first 17 games of the year. Noong December 18 ay na-injured siya uli sa kanyang ankle laban sa Golden State Warriors. At bumalik sa laro noong December 31 laban sa Phoenix Suns. At dito umiscore siya ng season high na 44 points. Pagkatapos ay na-sprain muli ang kanyang kaliwang hinlalaki sa paa noong huling bahagi ng January. At dito ay sumailalim na siya sa operation. Sa pagsisimula ng 2015-2016 season ay magkasamang naabot ni Durant at Westbrook ang ilang makasaysayang milestone kabilang ang pagiging first pair of teammates sa bawat score ng hindi bababa sa 40 points sa isang laro mula noong 1996 na pinanalo nila ang laro laban sa Orlando Magic. At dito nakapasok sila sa playoffs at nakalaban ang Mavericks. At tinalo nila ito upang makaharap ang Spurs. At dito ay umiscore siya ng 41 points sa Game 4 laban sa Spurs. Tinalo nila ito sa 6 na laro na nagtala ng isang match-up sa record-setting 73-win Golden State Warriors sa Conference Finals. Ngunit tatalo lang sila sa 7 laro laban sa Golden State Warriors. Sa sumunod na taon ay pumirma si KD sa Golden State Warriors na 2 taon na nagkakahalaga ng $54.3 milyong na kontrata. At dito ay binansagan nga siya na ahas dahil iniwan niya ang kanyang team. At sa panahong ito ay marami sa kanya ang galit, pati na ang kanyang mga fans. At dito na nga niya nakuha ang kanyang kauna-unahang kampiyonato. At siya ang nangungunang scorer ng Golden State na may average na 35.2 points, 8.4 rebounds at 5.4 assists habang nag-shoot ng 55.5% mula sa field, 47.4% mula sa 3-point range at 92.7% mula sa free throw line. Nakuha din niya ang pangalawang Finals MVP award sa sumunod na season, na ang kalaban nila dito sa finals ay ang Cleveland Cavaliers at nasungkit nila ang ikalawang sunod na kampyonato. Dito nag-average siya ng 28.8 points, 10.8 rebounds at 7.5 assists. Sa sumunod na season ay muling pumirma si KD sa Warriors ng 2 taon na nagkakahalaga ng $61.5 milyong na kontrata. At dito ay umiscore siya sa playoffs na 45 points sa pagkatalo ng Los Angeles Clippers. Sa Game 5 ng Western Conference Semifinals laban sa Houston Rockets ay dumanas si KD ng right calf strain. At dito hindi siya nakapaglaro ng 9 na laro. Sa Game 5 ng NBA Finals laban sa Toronto Raptors ay bumalik siya sa laro. Ngunit umiscore lamang siya ng 11 points sa first quarter. Ito ay dahil nagtamo siya ng injury sa Achilles tendon. Ngunit nanalo sila sa laro sa Game 5 at nagkaroon ng Game 6. Sa huli ay natalo sila at nakuha ng Toronto Raptors ang kampyonato. Sa sumunod na season ay pumirma si KD sa Brooklyn Nets sa isang sign-and-trade deal. Ngunit hindi siya nakapaglaro ng buong season. Sa pagpasok ng sumunod na season ay dito na siya nakapaglaro. Dito nakalaban niya ang dating team na Golden State Warriors. Nanalo sila at nagtapos sa score na 125-99. Umiscore siya ng 22 points, 5 rebounds at 3 assists at 3 steals. Sa sumunod na buwan ay na-trade si James Harden sa Brooklyn Nets sa isang blockbuster 4-team deal. At dito nagsama sila ni Harden. At dito nakuha niya ang pwesto na 23rd player in NBA history to reach 25,000 points.
at naitala din niya ang 16 na career triple-double na may career high na 16 assists, 20 points, 10 rebounds sa 134-126 na panalo laban sa Indiana Pacers to lock up 7th spot para sa play-in tournament. Nalampasan din ni KD si Jerry West para sa 2nd pwesto sa NBA All-Time Playoff Career Scoring List. At ito ang career highlights at awards ni Kevin Durant. 2 times NBA Champion, 2 times NBA Finals MVP, NBA Most Valuable Player, 12 times NBA All-Star, 2 times NBA All-Star Game MVP, 6-time All-NBA First Team, 4-time All-NBA Second Team, NBA Rookie of the Year, NBA All-Rookie First Team, 4-time NBA Scoring Champion, 50-40-90 Club, NBA 75th Anniversary Team, Consensus National College Player of the Year, Big 12 Player of the Year, Number 35 retired by Texas Longhorns, FIBA World Championship MVP, 3 times USA Basketball Male Athlete of the Year, McDonald All-American Game MVP, First Team Parade All-American at Second Team Parade All-American. At iyan ang kwento ng buhay at karir ni Kevin Durant. At kung nagustuhan mo ang kwento na kagaya nito ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at pwede ka ring mag-comment sa mga gusto mong sabihin sa video na ito. Kaya hanggang dito na lang, salamat at paalam!